Hello guys, welcome back! It's me again, Naomi Dastris. Kodigai shimasu! Guys, yung video na to, i-share ko lang sa inyo kung ano bang requirements sa pag-stand ng inyong tourist visa dito sa Japan. Ayan, i-share ko sa inyo yung experience ko sa pag-stand ng aking tourist visa dito before last August 13, 2020. Ayan, share ko sa inyo kung ano bang document ang aking dinala sa immigration at nabigyan ako ng 3 months extension. Ayan, share ko sa iyo. Watch this. Thank you. Number 1 is yung application form na da-download ko sa website. Tapos, ang size niya dapat guys is A4 size. Tapos guys, gumamit kayo ng black ball pen. Tapos, may video ako dito kung paano to fill upan. Panoorin nyo na lang. Ililink ko din dyan sa baba. Number 2 is picture ng applicant. 40mm x 30mm. Ayun. Number 3 is yung passport nyo. Huwag nyong kalimutang dalhin. Ayan. Tapos kung gusto nyo, hindi naman siya kailangan ipa-copy. Pero kung gusto nyo, baka in case of emergency, mag-copy na rin kayo, ne? Number 4 is yung birth certificate mo at saka birth certificate ng relatives to prove your relationship. Ayan. Tapos binalik naman yung ganyan ko. Siguro tiningnan lang nila, ne? Para naman sa may asawa, kailangan nila magpasa ng marriage certificate from PSE. Number 5 is yung flight ticket nyo at saka booking reference number. Dapat meron na kayo nun bago kayo pumunta dun kasi hindi ka nila bibigyan ng visa kung wala kayong ganito. Ito naman guys yung kailangan yung requirements para dun sa guarantor mo. Number 1 is yung daily schedule mo dito sa Japan. Ayan, dapat yung size niya A4 size. Tapos ililink ko na lang dyan sa baba kung saan mo madadownload yan. Yan din yung sample. Tingnan mo yung sample. Tapos itong sa kabila, yan naman yung sa akin. Pag may mali kayo guys, lagyan nyo lang ng 2 line. Tapos lagyan nyo ng hangko. Number 2 is guarantee letter. Ayan. Tapos ililink ko na lang dyan sa baba para madownload nyo at masulatan na ng inyong guarantee. Pangatlo guys is yung copy ng residence card ng kamag-anak nyo dito sa Japan, yung magiging guarantor nyo, ne? Thank you for your watching guys. Please don't forget to like and subscribe. Please onegai shimasu. Thank you. Number 4 is yung family registration certificate o kisokitohon. Kung wala kang kisokitohon, kung Philippine Jin ka or Pilipino ka, wala kang kisoki dito sa Japan kasi Japanese lang yung meron nito. Kung Pilipino ka or Nihon Jin, hindi mo na kailangan to. Number 5 is yung resident certificate o Jomingho. Kung guarantor mo ay isang Japanese, kung hindi naman Pilipino or Philippine Jin, pwedeng kumuha nito sa City Hall. Validity ay 3 months. Number 6 is yung income certificate, yung Shotoko Shomingho. Tapos sa City Hall yan nakukuha. Tapos ito ding Noshi Shomingho. Mahirap. Tapos kung gusto niyo naman mag-provide kayo ng bank certificate, pwede din naman. Kasi yung ako, yung 2 lang yung pinasa ko. Number 7 is yung documents showing your activities done. Siguro yung mga nagawa mo ng activities. Kung gusto mo, kasi yung ako naman nung nag-extend ako ng aking tourist visa, hindi na ako nag-provide nitong ano. Pero yung iba kasi nag-provide, kaya sa akin hindi na ako nag-provide niyan. Yun lang guys ang kailangan yung mga document para kayo ay makapag-extend ng inyong tourist visa dito sa Japan. At lahat ng mga document dapat naka-copy siya ng A4 size paper ne. Kung na-approve yung application nyo guys, na-extend yung visa nyo, ang kailangan nyo bayaran ay 4,000 yen. Yung processing time niya guys, meron kasing ibang immigration na matagal, minsan 2 weeks, minsan 1 month, pero dito sa Nagoya, on the same day lang. Pero yung iba kasi matagal talaga. Kung yung application nyo naman ay na-reject, so bibigyan po kayo ng temporary
extension para kayo ay makapaghanda at makauwi sa Pilipinas, ne? Tapos yung depende po yan sa immigration kasi yung iba hindi po nagbibigay pero meron ding nagbibigay, ne? Yung requirements naman guys sa pagkuhan ay sa pag-extend ng tourist visa nyo dito sa Japan, halos same lang naman sila nung nag-apply ka ng visa mo sa Pilipinas. Ang pinagkaiba lang yung application form at saka yung rason kung bakit gusto mo pang mag-extend. Tapos yun lang pinagkaiba. Tapos guys, payo ko lang pala, dapat kailangan kayong may ticket kayo ne, na talagang naka-print out na talagang uwi kayo ng Pilipinas kasi hindi sila papayag na wala kayong pinabook na ticket. Ayun lang guys yung kailangan yung mga requirements sa pag-extend ng inyong tourist visa dito sa Japan. Ayun. Last, thank you so much guys. Kung may mga tanong kayo or comment down lang kayo dyan sa baba or i-like ang page kung mag-message lang kayo doon. Susubukan kong sasagutin yan. Thank you so much and don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga bagong video na i-upload. Thank you. Tomoni arigato. Tomoni kitsukuto. Oh, it's